pagsayaw ng hip-hop, Philippines. Magandang hapon na imbaga malam, Hilaga at Gitnang Luzon. Ako po si CJ Torida, kasama si Joan Ponsoy at si Faye Centeno. Aarangkada na ang mga balita! Naglipa na naman daw ang mga kolorum na tricycle sa Dagupan City. Dumoble rin daw ang kaso ng overcharging ayon sa pamunuan ng Public Order and Safety Office. Kaya ang panawagan ng poso sa publiko magreklamo sa kanilang hotline. Para sa karagdagang detalye, my live report si Jasmine Gabriel Galban. Jasmine! CJ, sa datos ng Public Order and Safety Office, aabot sa mayigit 1,000 ang bilang ng mga kolorado tricycle to sa syudad. At ngayon yung papapit na ang pasbagong taon, kanya-kanyang diskarte rin ng mga ito para makapamasada. Pero ang mas masakit pa raw dito ay ang pagsingil nila ng sobra sa mga pasahero. Sa pagsisimula ng holiday season at selebrasyon ng Dagupan City Fiesta, naglipa na naman ang mga pumapasadang kolorum ayon sa Public Order and Safety Office o Poso Dagupan City. Nitong linggo lang, isang manager ng bangko ang personal na nagtungo sa alkalde ng syudad at inireklamo ang paniningil sa kanya ng sobra. Sumakay dito sa may kanto ng EBF at saka Burgos, yung pilahan ng tricycle dyan, hanggang lang dyan sa opisina niya sa may tapat ng St. John Cathedral, siningil daw siya ng 20 pesos. Sa datos ng poso, umakyat na sa 20-30% ang mga nasisita nilang kolorum na tricycle driver. Simula December 1, 10-15 kolorum ang inireklamo sa kanilang tanggapan kada araw. Bunsod nito, nanawagan ng poso sa publiko na agad isumbong sa kanilang hotline ang sinumang naniningil ng sobra sa pasahe. Please assure na ma-addressan o kaya maaktuhan namin yung complaining nyo within 24 hours. Marami pa. Hindi talaga naiwasan talaga yan. Lalo ngayon, holiday ngayon. Mas pinaigting ng poso ang operasyon kontra overcharging, lalo pat sinasamantala raw ng ilang tsuper ang pagkakasara ng ilang kalsada. Dahil sa road closure, umiikot pa raw ang mga tricycle driver, kaya sila nagdadagdag ng pasahe. Meron kasi mag-overcharging kasi. Muli, meron. Baka, umuuto ka ng panay. Lagi. At yung paalala ng Public Order and Safety Office sa ating mga kapuso, huwag na huwag sumakay sa mga kolorum na tricycle. Halimbawa naman na nakasakay sa tricycle at sobra yung sinisingil na pasahe ng driver, agad kunin yung permit number na nakadikit sa harapan ng tricycle at itawag sa hotline number ng poso, di kaya magtungo sa tanggapan ng poso para agad ding may patawag kung sino man yung driver at mabigyan nga ng kaukulang fine doon sa kanyang violation. Pagtitiyak din ng poso na hinuhuli nila yung mga kolorum na mapasadang tricycle, kaya't kaliwat kaya nandin yung ating mga traffic enforcer na makikita sa lansangan dito sa syudad. CJ? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Dalawa patay sa magkahiwalay na kaso ng pamamaril sa Pangasinan. Tutukan sa ulat ni Russell Simorio. Limang tama ng baril ang tumapos sa buhay ng 36-anyos sa security guard na si Gilbert Avilino matapos pagbabarili ng mga hindi pa nakikilalang suspects sa barangay Nankayasan, Urdaneta City, Pangasinan kagabi. Kumakain daw ang biktima ng lapitan siya ng mga suspects na sakay ng motorsiklo. Hinamon ng away ang biktima, pinagsusuntok sa kasunod-sunod na pinaputukan ng hindi pa matukoy na kalibre ng baril. Hustisyang hiling ng mga kaanak ni Avilino. Yun lang hinahangad ko sa inyo, sana mahuli gumawa sana ng paraan ng anak ko na mahuli yung mga gumanyan sumano sa kanya.
blanco pa ang pulisya sa motibo ng pamamaslang, pero posible man ang dating nakaalitan ng nasa likod ng pagpatay. Tuloy-tuloy po yung ating investigation for the possible identification ng ating suspect at para malaman din kung ano yung ginamit na baril. Pinagbabaril din ang 43-anyos sa si Zaldi Bukaloy ng riding and tandem suspect sa barangay Pasibe West, Urbistondo, Pangasinan. Natagpuan sa pinangyarihan ng krimen ang dalawang basyo ng kalibre 45 baril. Patuloy ang investigasyon ng pulisya upang matukoy ang motibo at kung sino ang responsable sa krimen. Habang nag-iikot, naghahanap ng mga nangangalakal siya, ay tinambangan siya doon sa isang liblig na lugar sa Pasibe West. Doon siya pinagbabaril. Russell Simorio, naghahatid ng Balitang Amyanan. Bagong silang nasanggol, natagpuang patay sa isang sapa sa Agoo, La Union. May ulat si Alfie Tulagan. Walang saplot at may bahid pa ng dugo ang bagong silang nasanggol nang matagpuan sa isang creek sa barangay Santa Ana, Agoo, La Union. Ayon sa investigasyon ng otoridad, wala nang buhay ang sanggol na hinihinalang inabandona ng magulang. Nakita ito ng isang residente na nakatira malapit sa creek. Nung dumaan siya sa creek, nadaanan na niya yung bata doon na nakalapag lang doon sa lupa na walang damit, wala man lang anong nakalagay sa kanyang katawan. Lalaki ang kasarian ng sanggol at tinatayang 32 hanggang 33 weeks ang gulang o nasa 8 buwan. Ayon sa residente na humiling na hindi pangalanan, mabigat sa kanyang kalooban na makita ang sinapit ng sanggol, lalo't isa rin itong ina. Kasalanan. Kasi itinapon pa. Yung sana kung nilabas niya ng patay na, sana inilibing nila ng maayos. Binigyan man lang ng maayos na libing o burol yung bata. Kasi kawawa naman, hindi na binigyan ng karapatan yung bata. Kung sino man yung nagtapon doon, sana makonsensya at mag-voluntary report siya sa ating himpilan. Alfie Tulagan, naghahatid ng Balitang Amyanan. Dalawang lalaking umano'y notorious na magnanakaw, arestado matapos looban ng isang bahay sa Puzurubio, Pangasinan. Naka-alerto Russell Simorio. Pwersahang pinasok ng dalawang umano'y notorious na magnanakaw ang bahay ng isang negosyante sa barangay Alipangpang, Puzurubio, Pangasinan. Tinangay ng mga sospek ang aabot sa 1,000,000 pisong halaga ng pera at alahas. Posibleng matagal na umunong minalmanan ng mga suspect ang bahay. Nakakapanlumo po kasi ganun kalaki, tapos pinaghirapan mo from nung first salary ko hanggang dun sa ngayon na iniipon kong jewelries ko. Kaninang umaga, lumantad ang iba pang mga biktima na umunong pinagnakawan din ng mga suspect. Nito lang nakaraang linggo, pinasok ang tindahan ni Nanay Filomena at tinangay ang wallet na naglalaman ng $500 o katumbas ng aabot sa 25,000 pesos sa parehong barangay. Ipakulong ko sila para hindi na maulit yung ginagawa nila at yung mga kinuha nilang pera. Hindi pwedeng hindi nila palitan yun, malalo na ATM. Pinaghirapan ng anak ko yun at saka asawa ko. Sa manhunt operation ng pulisya, arestado ang dalawang suspect na nakilalang sina Arnold Pascual at Prince Bakiran. Ayon sa investigasyon, modus operandi umano ng mga suspect ang magpanggap na kabarangay. Parehong dayo ang mga suspect na tubong Isabela. Kami yung naglakagan pero not caught in the act. Bakit? Wala pa kami mga trabaho dito, sir. Eh, namamasyal sila during daytime. Then, pag naka-expat na sila ng probable target, then, pag medyo dumilim na, doon nila tinitira or niya nakawan. Russell Simorio, naghahatid ng Balitang Amyanan. Unti-unti nang nabibigyang linaw ang pagpatay sa isang empleyado ng Dagupan City Government base sa tuloy-tuloy na investigasyon ng pulisya. Nakakuha ng CCTV footage ang PNP sa ilang establishmento na malapit sa pinangyarihan ng krimen. Makikita sa CCTV footage ang paglalakad ng nagsilbing spotter at pagtakbo naman ng gunman matapos ang pamamaril nito kay Ramil De Venecia, isang market collector sa Magsaysay Fish Market. Bagamat hindi masyadong malinaw ang mukha sa CCTV, nagkakaroon na umano ng ideya ang PNP sa pagkakilanlan ng mga suspect. Patuloy pa rin ang investigasyon ng pulisya sa insidente. Maganda naman po yung ongoing investigation natin. Nakakuha po tayo ng CCTV footages and may witness accounts naman. Pagawaan ng pansit sa San Sago, Ilocos Sur na sunog. Nakatutok, Ivy Hernando.
Halos wala nang mapakinabangan sa pabrikang ito ng pansit sa Santiago, Ilocos Sur matapos tupukin ng apoy. Alauna kanina madaling araw ng magising ang may-ari at mga trabahador at na lamang nasusunog na pala ang pabrika. May gumising na lang po sa amin ni Mama na yun nga po may sunog. So tinignan ko po yung sunog. Yun po, malakas na. Talagang malaki na talaga yung kwan, sunog eh. Kaya medyo mahirapan yung pagpasok ng mga kwan, mga kasamahan natin. Umabot sa ikalawang alarma ang sunog. Idineklarang far out ang sunog bandang alas 3 na madaling araw. Pero sa nakikita natin ngayon, meron pang sunog dun sa bahaging ito ng gusali. Ayon sa BFP, posibleng nagmula ito dun sa flour, mantika at foam na posibleng ipang re-renovate sana ng gusali. Mabuti na lang daw at hindi nadamay ang bahay ng may-ari. Yung daw ginamit na pagluluto, di ba yung sa yung ipa, yung sa palay, hindi na ganong, hindi na napatay yung apoy. Mainit kasi yun eh, tapos katabi pa ng mga cooking oil. Patuloy ang investigasyon ng BFP upang matiyak ang tunay na sanhi ng sunog at kung magkano ang halaga ng mga natupok na ari-arian. Wala namang nasaktan sa insidente. Mula dito sa lalawigan ng Ilocos Sur, Ivy Hernando, naghahatid ng Balitang Amyanan. Takaw aksidente na arko sa Devenecia Expressway, inanggal na. Pero, papalitan daw ng mas maayos para sa seguridad ng mga siklista at motorista. May follow-up report si Jasmine Gabriel Galban. Matapos mailabas sa Balitang Amyanan at social media, tinanggal na kaninang umaga ang takaw disgrasyang arko na gawa sa Kawayan na inilagay sa kahabaan ng Devenecia Expressway. Papalitan daw ito ng mas mahaba para iwas aksidente sa mga motorista at siklistang dumadaan sa lugar. Basta tinatanggal para hindi makadisgrasya. Kaninang umaga, double time ang paglalagay ng dekorasyon ng iba't ibang barangay para sa mas presentable ang kanilang bilin. Maluwang ang espasyo sa Paseo de Belen, kaya tiyak daw na ma-enjoy ng mga Dagupenyo ang pagbisita sa lugar. 22 Belen na may mga orihinal na konsepto ng mga Dagupenyo ang bibida simula ngayong araw hanggang January 2018. Ang materials po ay made of plywood, lumang kahoy, tapos dayami. Tiniyak ng mga otoridad ang seguridad sa lugar. Nagdagdag na rin ang traffic enforcer sa bahagi ng lukaw para maiwasan ang pagsikip sa daloy ng trapiko. Matagal na pong problema doon sa lugar na yun. Ano? Halos every afternoon nakakaroon ng traffic problem doon. Gawa nung isang kainan doon. Ano, ha? Meron pa tayong police visibility and may patrolling din tayo sa area na yun. Jasmine Gabriel Galban, naghahatid ng Balitang Amyanan. Presyo ng bango sa merkado bumaba ng 15 hanggang 20 pesos kada kilo. Nagbabalik Jasmine Gabriel Galban. Ilang araw nang mababa ang presyo ng bango sa Magsaysay Fish Market sa Dagupan City. Sa monitoring ng City Agriculture Office, 15 piso hanggang 20 piso ang ibinaba sa kada kilo ng bangus. Mula sa 120 pesos hanggang 130 pesos noong Nobyembre, bumagsak ito sa 105 pesos hanggang 110 pesos kada kilo. Sa ngayon naman okay pa ang price. Wala pa tayong sobrang pagtaas. Actually lower than 2 weeks ago. Sana gaganda ang bintahan para may magaganan siya. Nakakaraos din itong December namin. Tiniyak ng City Agriculture Office na sapat ang supply ng bangus hanggang Enero. Pero asahan na umanong tumaas ang presyo ilang araw bago ang Pasko dahil sa inaasahang mataas sa demand. Ilang linggo na rin naranasan ang mataas na presyo ng mga isdang dagat. Ang galunggong nasa 120 pesos per kilo habang ang talakito kay nasa 320 pesos. Nasa 400 pesos naman ang kada kilo ng alimango, habang ang sugpo ay nasa 700 pesos kada kilo. Yellow pin, duslugan. O, tumaas ang yellow pin? Oo, tumaas. Tumaas naman ng 15 pesos, ganun lang. Jasmine Gabriel Galban, naghahatid ng Balitang Amyanan. Ilang pangunahing kalsada sa Calasiao, Pangasinan, pansamantalang isasara kasabay ng mga aktibidad sa pagbubukas ng Puto Festival 2017 bukas. Opisyal na theme song para sa Puto Festival, inilabas na rin. Tungayan sa report.
Natatanging pagkakilanlan at pang world-class quality. Dito umiikot ang official theme song ng Kalasyaw Puto Festival 2017. Ang maumawit sa official theme song ang mga estudyante ng Kalasyaw Comprehensive National High School. Sobra pong proud kasi po, first time po namin to, parang napakalaking opportunity na kami po yung kumanta sa isang napakalaking event ng sariling bayan namin, which is yung Puto Fest ng Kalasyaw. Original composition din ang kanta ng kanilang mga guro na sina Ma'am Jennifer at Ana Marie. At ang stress namin sa Puto and inviting everyone to attend yung Puto Festival. Ang composition ay kumbaga binuo ng bawat isa. Malaking karangalan umano na mapili ang mga estudyante sa kabila ng mga magagaling at profesional na mga abis sa bayan. I can proudly say that Kalasyaw Comprehensive National High School is branded with this craft na about jingle writing and performance of our CA students. Ilang kalsada sa bayan ang pansamantalang isasara sa mga motorista kasabay ng mga aktibidad sa pagbubukas ng Kalasyaw Festival 2017 bukas. Sarado ang Season Street dahil sa Agro-Industrial Fair. Halfway lane din ay patutupad sa National Highway sa Barangay Poblacion, San Miguel at iba pang kalsada para bigyang daan ng fun run bukas ng gabi. Siyempre tumatagbo yun. Upon clearing, i-open din natin kagad. Kabilang sa abangan bukas ang largest rice cake o puto mosaic na pambato ng lokal na pamahalaan sa Guinness Book of World Records. E dineklara rin walang pasok sa lahat ng antas na paaralan sa bayan, gayon din sa mga sangay ng gobyerno bukas. Sa puntong ito mga kapuso, makibalita tayo sa formal ng pagbubukas ng Paseo de Belen sa De Venecia Expressway sa Dagupan City. Nakatutok doon live si Russell Simorio. Russell, kumusta dyan? Joanne, noong December 2, sana yung opisyal na pagbubukas nito ng Paseo de Belen. Pero dahil sa kaliwat ka ng problema pagdating sa electrical wiring, ay pansamantala itong sinuspinde ng Dagupan City Fiesta Committee. At ngayong araw, ay anumang oras ngayong hapon, ay bubuksan na ito sa publiko at sa mga Dagupenyo. 22 na mga Belen ang nakadisplay ngayon dito nga sa Paseo de Belen. At bawat Belen ay gawa ng bawat barangay. Makikita nga natin itong entry ng Barangay Tapuak dito nga sa lungsod ng Dagupan. Sa unang tingin, makikita natin na yari sa mamahaling gamit yung compose nila dito sa paggawa ng bilen. Pero sa malapitang pagtingin ay gawa pala sa mga recycled materials at sa mga patapong mga basura itong kanilang bilen. Makikita nga natin na yung mukha ng mga bilen ay gawa yan sa patuyong mga papel, habang yung kanilang mga costume o yung kanilang mga kasuotan ay aakalain mo bang gawa yan sa sako, tolda at styrofoam. CJ, Joanne, pinatunayan ng mga kalahok na may pakinabang pa rin itong mga basura. At para nga hindi na maulit yung nangyaring trahedya noong nakaraang taon na nasunog yung isang bilen, ay ang ginawa ng mga otoridad ay naglagay ng circuit breaker doon sa bawat bilen. At dahil nga sa inaasahang dagsa ng mga bisita dito ay pinalakas itong police visibility at naglagay din ng karagdagang security personnel dito nga sa lugar para matiyak itong kaligtasan at seguridad ng bawat bisita. Yan muna ang pinakahuling balita. Balik sa iyo, Joanne. Maraming salamat, Russell Simorio. Parol na gawa sa iba't ibang recycled materials, mabenta na sa Vegan City, Ilocos Sur. May report si Ivy Hernandez. Mabenta na ang mga maliliit na parol na gawa sa recycled materials sa Vegan City Public Market sa Ilocos Sur. Gawa ang mga parol sa shells, straw, abaka, tansan at plastic bottle. Karaniwang mga estudyante ang bumibili nito para sa kanilang mga proyekto. Kasi maraming mga natatapon na ganyan, pwede palang gawing mga Christmas decors. Oo, mga shells, ganun, mga plastic bottles. Nagniningning ang plaza at munisipyo ng Pidigan, Abra, matapos pailawan ang halos 50 talampakan na Christmas tree na gawa sa plastic at plywood. May mga malalaking regalo rin sa iba't ibang bahagi ng plaza. Pinalibutan naman ang kanilang munisipyo ng iba't ibang pailaw at mga parol. Tiyak na maienganyo ang sino man na mag-selfie dahil sa ganda ng disenyo sa munisipyo.
Samantala, mga parol na gawa sa recycled at indigenous materials ang bumida sa Lantern Parade sa Banged Abra. Nilahukan ito ng daan-daang estudyante na may hawak na maliliit na parol. Dumagdag sa Christmas spirit ang pagkanta ng mga ito ng mga awiting pampasko. Ay Bernardo, nag-aatid ng Balitang Amyanan. Antutan. Kung makakausap niyo yung mga appliances sa bahay, anong appliances yun at ang sasabihin sa akin? Repo. Matagal ko na siyang kasama. Parang kapatid ko, anak ko na yun. Electric pan. Kasi malamig, masarap ang hangin. Siguro yung TV na lang. Nasabihin ko sa kanya, nagawin niya akong artista. Rep na lang para malamig. Ano yung anong sasabihin mo doon sa rep? Papalamigin ako. Oh, yeah! Electric pad. Ano sasabihin? Bakit ka umiikot? Refrigerator. Ano sasabihin? Pinaramid mo kasi ang puso ko. TV na lang, TV. Ano sasabihin mo sa TV? Alam na maganda yung TV. Makapanood mo yung balita kamyanan. Di ba? Kaso ng pagkagutom ng mga pamilyang Pilipino, tumaas sa third quarter ng taon batay sa pinakahuling survey ng SWS. May ulat si Alfie Tulagan. Itinuturing ni Michael Garcia ng Barangay Santa Fe Agaula Union ang kanyang sarili bilang mahirap dahil hindi nakatapos ng pag-aaral, pagsasaka ang kanyang hanap buhay. May pagkakataon daw na hindi kompleto ang kanyang pagkain sa isang araw. Kaya na rin po, pero minsan dalawang beses lang ganun. Sa breakfast ganun, magkakape ka na lang ganun. Base sa pinakahuling resulta ng survey ng Social Weather Station, 11.8% o kasumbas ng tinatayang 2.7 milyong pamilyang Pilipino ang nakaranas ng involuntary hunger o pagkagutom nitong third quarter ng taon. Mas mataas ito ng 2.3% kumpara sa 9.5% na naitala noong June 2017. Ginawa ang survey mula September 23 to 27, 2017 mula sa 1,500 na interview ng harapan. Kinikilala naman ng DSWD Region 1 ang survey bilang isang self-rated o nakabatay sa perception ng tao. Marami raw ang posibleng dahilan kung bakit marami pa rin nagsasabing nakaranas sila ng pagkagutom. Tulad halimbawa ng gulo sa isang lugar, hindi naman kaya hindi yugto ng anihan noong ginawa ang survey. Gayunman, hindi raw hihinto ang DSWD sa pagpapatupad ng mga programang makatutulong na maibsan ang kahirapan sa bansa. Tulad ng 4-piece o Pantawid Pamilya Pilipino Program at Feeding Program. Meron din tayong pinoprovide na Sustainable Livelihood Program para sa mga poor households, capital assistance kung ready silang mag-engage into small business. Alfie Tulagan, nag-ahatid ng Balitang Amyanan. Umanoy drug personality, nahulihan ang 10 gramo ng hinihinalang shabu sa operasyon ng otoridad. Tutukan sa ulat ni Kim Vanderlibe. Bumagsak na sa kamay ng mga otoridad ang itinuturing na isa sa high-value target sa Pangasinan na si Leonardo de Vera alias Nardo. Sa pinagsanib na puwersa ng PIDEA at pulisya, inaresto si de Vera dahil sa kaso nito kaugnay sa illegal na droga. At isa nga ito sa sakit ng ulo nila. Kasi nga, isa sa dahilan kung bakit nahirapang ma-declare ang San Carlos City dahil dito sa subject natin na to. Nakuha kay De Vera ang dalawang pakete ng shabu na nagkakahalaga ng 130,000 pesos. Samantala, hinihintay na lang daw ng Pangasinan Police Provincial Office ang formal na direktiba bago magkasamuli ng mga operasyon kontra illegal na droga. Alinsunod ito sa kautusan ni Pangulong Rodrigo Duterte na pwede nang ituloy ng pulisya ang kanilang war on drugs. So, halos wala na kasi nasa level na tayo na kiniklear na natin yung buong Pangasinan. And as of this case, mga tatlong barangay na lang yung hindi pa natin nakiklear. Umaasa ang PPO na maideklara ng drug cleared ang lahat ng lungsod at bayan sa Pangasinan bago matapos ang taon.
46 out of 48 na lugar sa probinsya ang deklaradong drug cleared ng PPO. 13 dito ay validated na ng PDEA. Makatulong yung mga PNP sa PDEA. Yung malaking bagay din eh. Okay lang po, may balik din para makatulong naman sa mga kapulisan natin. Kim Bandarlipe nag-atid ng Balitang Amyanan. Paglipanan ng botsa o hot meat, ibinabala ng National Meat Inspection Service ngayong nalalapit na Kapaskuhan. May ulat si Russell Simorio. Mahigpit na tinututukan ng National Meat Inspection Service o NMIS ang posibleng paglipanan ng mga botsa o hot meat ngayong papalapit ang Kapaskuhan. Patuloy o mano ang monitoring ng NMIS sa mga palengke para masigurong walang kumakalat na hot meat sa probinsya. Ayon sa NMIS, kailangan maging maalam ang mga consumer para maiwasang makabili ng hot meat na posibleng magdulot ng masamang epekto sa kalusugan. Kaya si Mang Alberto, mabusisi sa pamimili ng karne. Amuyin mo para maano mo yung amoy niya kung ano siya. Pero malinis po yan, malinis. Ang lahat umano ng baboy na ibinebenta o kinakatay, kailangan dumaan sa masusing inspeksyon ng NMIS. Nakasaad kasi sa Republic Act 9296 o ang Meat Inspection Code of the Philippines ang pagbabawal sa pagbebenta ng hot meat. Ang sino mang mahuhuling tentera, posibleng maharap sa 6 taong pagkakakulong at pagmultahin ang aabot sa 100,000 piso hanggang 1,000,000. Mag-ingat sila at kung maaari iwasan na nila ito ng magtinda ng butya dahil napakataas na ang penalty ayon sa batas natin. Ang mga tindera, sinisigurong malinis ang mga ibinebentang karne. Pagdating ng karne, palitan namin ng bagong bagong sapin para malinis. Russell Simorio nagahatid na Balitang Amyanan. Mga estudyante sa Kalasyao, Pangasinan, nagpasik laban sa hip-hop dance. Narito ang report. Hip-hop dance, ito na umano ang patok na sayaw ng millennials. Ito rin ang genre ng sayaw sa intersection dance competition sa Kalasyao Comprehensive National High School na bahagi ng kanilang MAPI class. Sa saliw ng latest music o throwback dance song. Kitang-kita na yakang-yak pa ng mga estudyante ang hip-hop move. Ayon kay Mapet Teacher Fernando Casanya, kasama na raw ang hip-hop sa kanila itinuro mula na ipakilala ang K-12 curriculum sa bansa. Ang nakikita nila, karamihan ng mga competition sa mga TV ay mga hip-hop dance, yung mga makabagong dance ball. Ang mga sayaw na dati natututunan lamang umano sa dance studio, ngayon itinuturo na rin sa loob mismo ng paaralan. Ay yung mga may power dance move, may power hop na movements ng paa, ng kamay, dyan nila pinapakita yung kanilang mga movements. Kaya nahihilig sila sa mga ganyan. Form of expression din ang pagsasayaw, lalo na sa mga kabataan na nahihirapang ihayag ang kanilang saloobin sa pamamagitan ng salita. Nakakatulong sa akin kasi na-enhance yung mga skills ko sa dancing. At yan ang mga balitang hatid ng Tropa ng Katotohanan sa Hilaga at Gitnang Luzon. Kami ang sandigan ng katotohanan, serbisyong totoo lamang. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. Ito ang Balitang Amyanan! Tanggapan ng poso para agad ding may patawag kung sino man yung driver at mabigyan nga ng kaukulang fine doon sa kanyang violation. Pagtitiyak din ng poso na hinuhuli nila yung mga kolorum na pumapasadang tricycle, kaya't kaliwat kaya nandin yung ating mga traffic enforcer na makikita sa lansangan dito sa syudad. Si Jay? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Dalawa patay sa magkahiwalay na kaso ng pamamaril sa Pangasinan. Tutukan sa ulat ni Russell Simorio.
Limang tama ng baril ang tumapos sa buhay ng 36 anyos sa security guard na si Gilbert Avilino matapos pagbabarili ng mga hindi pa nakikilalang suspects sa barangay Nankayasan, Urdaneta City, Pangasinan kagabi. Kumakain daw ang biktima ng lapitan siya ng mga suspects na sakay ng motorsiklo. Hinamon ng away ang biktima, pinagsusuntok sa kasunod-sunod na pinaputukan ng hindi pa matukoy na kalibre ng baril. Hustisyang hiling ng mga kaanak ni Avilino. Yun lang hinahangad ko sa'yo, sana mahuli gumawata na ng paraan ng anak ko na mahuli yung mga gumanyan umano sa kanya. Blanco pa ang pulisya sa motibo ng pamamaslang, pero posible manong dating nakaalitan ng nasa likod ng pagpatay. Tuloy-tuloy po yung ating investigasyon for the possible identification ng ating suspect at para malaman din kung ano yung ginamit na baril. Pinagbabaril din ang 43 anyo sa si Zaldi Bucaloy ng riding and tandem suspect sa barangay Pasibe West, Urbistondo, Pangasinan. Natagpuan sa pinangyarihan ng krimen ang dalawang basyon ng kalibre 45 baril. Patuloy ang investigasyon ng pulisya upang matukoy ang motibo at kung sino ang responsable sa krimen. Habang nag-iikot, naghahanap ng mga nangangalakal siya, ay tinambangan siya doon sa isang liblig na lugar sa Pasibe West. Doon siya pinagbabaril. Russell Simorio, naghahatid ng Balitang Amyanan. Bagong silang nasanggol, natagpuang patay sa isang sapa sa Agoo, La Union. May ulat siya, Alfie Tulagan. Walang saplot at may bahid pa ng dugo ang bagong silang nasanggol nang matagpuan sa isang creek sa barangay Santa Ana, Agoo, La Union. Ayon sa investigasyon ng otoridad, wala nang buhay ang sanggol na hinihinalang inabandona ng magulang. Nakita ito ng isang residente na nakatira malapit sa creek. Nung dumaan siya sa creek, nadaanan na niya yung bata doon na nakalapag lang doon sa lupa na walang damit, wala man lang anong nakalagay sa kanyang katawan. Lalaki ang kasarian ng sanggol at tinatayang 32 hanggang 33 weeks ang gulang o nasa 8 buwan. Ayon sa residente na humiling na hindi pangalanan, mabigat sa kanyang kalooban na makita ang sinapit ng sanggol, lalo't isa rin itong ina. Kasalanan. Tapos itinapon pa. Yung sana kung nilabas niya ng patay na, sana inilibing nila ng maayos. Binigyan man lang ng maayos na libing o burol yung bata. Kasi kawawa naman, hindi na binigyan ng karapatan yung bata. Kung sino man yung nagtapon doon, sana makonsensya at mag-voluntary report siya sa ating himpilan. Alfie Tulagan, naghahatid ng Balitang Amyanan. Dalawang lalaking umano'y notorious na magnanakaw, arestado matapos looban ng isang bahay sa Puzurubio, Pangasinan. Naka-alerto Russell Simorio. Pwersahang pinasok ng dalawang umano'y notorious na magnanakaw ang bahay ng isang negosyante sa barangay Alipangpang, Puzurubio, Pangasinan. Tinangay ng mga sospek ang aabot sa 1,000,000 pisong halaga ng pera at alahas. Posibleng matagal na umunong minalmanan ng mga suspect ang bahay. Nakakapanlumo po kasi ganun kalaki, tapos pinaghirapan mo from nung first salary ko hanggang dun sa ngayon na iniipon kong jewelries ko. Kaninang umaga, lumantad ang iba pang mga biktima na umunong pinagnakawan din ng mga suspect. Nito lang nakaraang linggo, pinasok ang tindahan ni Nanay Felomina at tinangay ang wallet na naglalaman ng $500 o katumbas ng aabot sa 25,000 pesos sa parehong barangay. Ipakulong ko sila para hindi na maulit yung ginagawa nila at yung mga kinuha nilang pera. Hindi pwedeng hindi nila palitan yun, malalo na ATM. Pinaghirapan ng anak ko yun at saka asawa ko. Sa manhunt operation ng pulisya, arestado ang dalawang suspect na nakilalang sina Arnold Pascual at Prince Bakiran. Ayon sa investigasyon, modus operandi umano ng mga suspect ang magpanggap na kabarangay. Parehong dayo ang mga suspect na tubong Isabela. Kami yung naglakad doon pero not caught in the act. Bakit? Wala pa kami mga trabaho dito, sir. Eh, namamasyal sila during daytime. Then, pag naka-expat na sila ng probable target, then, pag medyo dumilim na, doon nila tinitira or nila nakawan. Russell Simorio, naghahatid ng Balitang Amyanan. Unti-unti nang nabibigyang linaw ang pagpatay sa isang empleyado ng Dagupan City Government
Base sa tuloy-tuloy na investigasyon ng pulisya, nakakuha ng CCTV footage ang PNP sa ilang establishmento na malapit sa pinangyarihan ng krimen. Makikita sa CCTV footage ang paglalakad ng nagsilbing spotter at pagtakbo naman ng gunman matapos ang pamamaril nito kay Ramil de Venecia, isang market collector sa Magsaysay Fish Market. Bagamat hindi masyadong malinaw ang mukha sa CCTV, nagkakaroon na umano ng ideya ang PNP sa pagkakilanlan ng mga suspect. Patuloy pa rin ang investigasyon ng pulisya sa insidente. Maganda naman po yung ongoing investigation natin. Nakakuha po tayo ng CCTV footages and may witness accounts naman. Pagawaan ng pansit sa Santiago, Ilocos Sur na sunog. Nakatutok, Ivy Hernando. Halos wala nang mapakinabangan sa pabrikang ito ng pansit sa Santiago, Ilocos Sur matapos tupukin ng apoy. Alauna kanina madaling araw nang magising ang may-ari at mga trabahador at nalamang nasusunog na pala ang pabrika. May gumising na lang po sa amin ni Mama na yun nga po, may sunog. So tinignan ko po yung sunog. Yun po, malakas na. Talagang malaki na talaga yung kwan, sunog eh. Kaya medyo mahirapan yung pagpasok ng mga kwan, mga kasamahan natin. Umabot sa ikalawang alarma ang sunog. Idineklarang far out ang sunog bandang alas 3 na madaling araw. Pero sa nakikita natin ngayon, meron pang sunog dun sa bahaging ito ng gusali. Ayon sa BFP, posibleng nagmula ito dun sa flour, mantika at foam na posibleng ipang re-renovate sana ng gusali. Mabuti na lang daw at hindi nadamay ang bahay ng may-ari. Yung daw ginamit na pagluluto, di ba, yung sa yung ipa? Oo, tumaas. Tumaas naman ng 15 pesos, ganun lang. Jasmine Gabriel Galvan, naghahatid ng Balitang Amyanan. Ilang pangunahing kalsada sa Calasiao, Pangasinan, pansamantalang isasara kasabay ng mga aktibidad sa pagbubukas ng Puto Festival 2017 bukas. Opisyal na theme song para sa Puto Festival, inilabas na rin. Tungayan sa report. Natatanging pagkakilanlan at pang world class quality. Dito umiikot ang official theme song ng Calasiao Puto Festival 2017. Ang maumawit sa official theme song ang mga estudyante ng Calasiao Comprehensive National High School. Sobra pong proud kasi po, first time po namin to, parang napakalaking opportunity na kami po yung kumanta sa isang napakalaking event ng sariling bayan namin, which is yung Puto Fest ng Calasiao. Original composition din ang kanta ng kanilang mga guro na sina Ma'am Jennifer at Ana Marie. Ang stress namin, the Puto and inviting everyone to attend yung Puto Festival. Ang composition ay kumbaga binuo ng bawat isa. Malaking karangalan umano na mapili ang mga estudyante sa kabila ng mga magagaling at profesional na mga abis sa bayan. I can proudly say that Calasiao Comprehensive National High School is branded with this craft na about jingle writing and performance of our CA students. Ilang kalsada sa bayan ang pansamantalang isasara sa mga motorista kasabay ng mga aktibidad sa pagbubukas ng Calasiao Festival 2017 bukas. Sarado ang Season Street dahil sa Agro-Industrial Fair. Halfway lane din ay patutupad sa National Highway sa Barangay Poblacion, San Miguel at iba pang kalsada para bigyang daan ng fun run bukas ng gabi. Siyempre tumatagbo yun. Upon clearing, i-open din natin kagad. Kabilang sa abangan bukas ang largest rice cake o puto mosaic na pambato ng lokal na pamahalaan sa Guinness Book of World Records. E dineklara rin walang pasok sa lahat ng antas na paaralan sa bayan, gayon din sa mga sangay ng gobyerno bukas. Sa puntong ito mga kapuso, makibalita tayo sa formal ng pagbubukas ng Paseo de Belen sa De Venecia Expressway sa Dagupan City. Nakatutok doon live si Russell Simorio. Russell, kumusta dyan?
Joan, noong December 2, sana yung opisyal na pagbubukas nitong ang Paseo de Belen. Pero dahil sa kaliwat ka ng problema pagdating sa electrical wiring, ay pansamantala itong sinuspinde ng Dagupan City Fiesta Committee. At ngayong araw, ay anumang oras ngayong hapon, ay bubuksan na ito sa publiko at sa mga Dagupenyo. 22 na mga Belen ang nakadisplay ngayon dito nga sa Paseo de Belen. At bawat Belen ay gawa ng bawat barangay. Makikita nga natin itong entry ng Barangay Tapuak dito nga sa lungsod ng Dagupan. Sa unang tingin, makikita natin na yari sa mamahaling gamit yung compose nila dito sa paggawa ng Belen. Pero sa malapitang pagtingin ay gawa pala sa mga recycled materials at sa mga patapong mga basura itong kanilang Belen. Makikita nga natin na yung mukha ng mga Belen ay gawa yan sa patuyong mga papel, habang yung kanilang mga costume o yung kanilang mga kasuotan ay aakalain mo bang gawa yan sa sako, tolda at styrofoam. CJ, Joe, magsayaw ng hip-hop, Philippines! Magandang hapon na imbaga malam, Hilaga at Gitnang Luzon. Ako po si CJ Torida, kasama si Joan Ponsoy at si Faye Centeno. Aarangkada na ang mga balita! Naglipa na naman daw ang mga kolorum na tricycle sa Dagupan City. Dumoble rin daw ang kaso ng overcharging ayon sa pamunuan ng Public Order and Safety Office. Kaya ang panawagan ng poso sa publiko magreklamo sa kanilang hotline. Para sa karagdagang detalye, my live report si Jasmine Gabriel Galban. Jasmine! CJ, sa datos ng Public Order and Safety Office, aabot sa mayigit 1,000 ang bilang ng mga kolorado tricycle to sa syudad. At ngayon yung papapit na ang pasbagong taon, kanya-kanyang diskarte rin ng mga ito para makapamasada. Pero ang mas masakit pa raw dito ay ang pagsingil nila ng sobra sa mga pasahero. Sa pagsisimula ng holiday season at selebrasyon ng Dagupan City Fiesta, naglipa na naman ang mga pumapasadang kolorum ayon sa Public Order and Safety Office o Poso Dagupan City. Nitong linggo lang, isang manager ng bangko ang personal na nagtungo sa alkalde ng syudad at inireklamo ang paniningil sa kanya ng sobra. Sumakay dito sa may kanto ng EBF at saka Burgos, yung pilahan ng tricycle yan, hanggang lang dyan sa opisina niya sa may tapat ng St. John Cathedral, siningil daw siya ng 20 pesos. Sa datos ng poso, umakyat na sa 20-30% ang mga nasisita nilang kolorum na tricycle driver. Simula December 1, 10-15 kolorum ang inireklamo sa kanilang tanggapan kada araw. Bunsod nito, nanawagan ng poso sa publiko na agad isumbong sa kanilang hotline ang sinumang naniningil ng sobra sa pasahe. Please assure na ma-addressan o kaya maaktuhan namin yung complaining nyo within 24 hours. Marami pa. Hindi talaga naiwasan talaga yan. Lalo ngayon, holiday ngayon. Mas pinaigting ng poso ang operasyon kontra overcharging, lalo pat sinasamantala raw ng ilang tsuper ang pagkakasara ng ilang kalsada. Dahil sa road closure, umiikot pa raw ang mga tricycle driver, kaya sila nagdadagdag ng pasahe. Meron kasi mag-overcharging kasi. Muli, meron. Baka umuta ka ng panay. Lagi. At yung paalala ng Public Order and Safety Office sa ating mga kapuso, huwag na huwag sumakay sa mga kolorum na tricycle. Halimbawa naman na nakasakay sa tricycle at sobra yung sinisingil na pasahe ng driver, agad kunin yung permit number na nakadikit sa harapan ng tricycle at itawag sa hotline number ng poso, di kaya magtungo. Sa palay, hindi na ganong hindi na napatay yung apoy. Mainit kasi yun eh. Tapos katabi pa ng mga cooking oil. Patuloy ang investigasyon ng BFP upang matiyak ang tunay na sanhi ng sunog at kung magkano ang halaga ng mga natupok na ari-arian. Wala namang nasaktan sa insidente. Mula dito sa lalawigan ng Ilocos Sur, Ivy Hernando, naghahatid ng Balitang Amyanan.
Takaw aksidente na arko sa De Venecia Expressway, inanggal na. Pero, papalitan daw ng mas maayos para sa seguridad ng mga siklista at motorista. May follow-up report si Jasmine Gabriel Galban. Matapos mailabas sa balitang Amyana at social media, tinanggal na kaninang umaga ang takaw disgrasyang arko na gawa sa Kawayan na inilagay sa kahabaan ng De Venecia Expressway. Papalitan daw ito ng mas mahaba para iwas aksidente sa mga motorista at siklistang dumadaan sa lugar. Basta tinatanggal para hindi makadisgrasya. Kaninang umaga, double time ang paglalagay ng dekorasyon ng iba't ibang barangay para sa mas presentable ang kanilang bilin. Maluwang ang espasyo sa Paseo de Belen, kaya tiyak daw na ma-enjoy ng mga Dagupenyo ang pagbisita sa lugar. 22 Belen na may mga orihinal na konsepto ng mga Dagupenyo ang bibida simula ngayong araw hanggang January 2018. Ang materials po ay made of plywood, lumang kahoy, tapos dayami. Tiniyak ng mga otoridad ang seguridad sa lugar. Nagdagdag na rin ang traffic enforcer sa bahagi ng lukaw para maiwasan ang pagsikip sa daloy ng trapiko. Matagal na pong problema doon sa lugar na yun. Ano? Halos every afternoon nakakaroon ng traffic problem doon. Gawa nung isang kainan doon. Ano, ha? Meron pa tayong police visibility and may patrolling din tayo sa area na yun. Jasmine Gabriel Galban, naghahatid ng Balitang Amyanan. Presyo ng bangus sa merkado bumaba ng 15 hanggang 20 pesos kada kilo. Nagbabalik Jasmine Gabriel Galban. Ilang araw nang mababa ang presyo ng bangus sa magsaysay fish market sa Dagupan City. Sa monitoring ng City Agriculture Office, 15 piso hanggang 20 piso ang ibinaba sa kada kilo ng bangus. Mula sa 120 pesos hanggang 130 pesos noong Nobyembre, bumagsak ito sa 105 pesos hanggang 110 pesos kada kilo. Sa ngayon naman okay pa ang price. Wala pa tayong sobrang pagtaas. Actually, lower than 2 weeks ago. Sana gaganda ang bintahan para may magaganan siya. Nakakaraos din itong December namin. Tiniyak ng City Agriculture Office na sapat ang supply ng bangus hanggang Enero. Pero asahan na umanong tumaas ang presyo ilang araw bago ang Pasko dahil sa inaasahang mataas sa demand. Ilang linggo na rin naranasan ang mataas na presyo ng mga isdang dagat. Ang galunggong nasa 120 pesos per kilo habang ang talakito kay nasa 320 pesos. Nasa 400 pesos naman ang kada kilo ng alimango, habang ang sugpo ay nasa 700 pesos kada kilo. Yellowfin, duslugan. O, tumas ang yellowfin.